Ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayo talaga. Sa araw na ito mga kaibigan, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pinutin ang supply button at bell button para maging updated ka sa ating mga social pang reaction video. At syempre, ilalambing ko po sana sa inyo mga kaibigan kung hindi mo pa nakadaw pang palan. Ka-business official, Papa Dinis at ganoon din po ang Ka-business family. Sila po ang mga channel natin pong binibigyan ng reaction bilang official reactor. So marahil po mga kaibigan, nagtataka kayo sa aking title, ang sa akin lang. Ano nga po ba yung sa akin lang? Ito po mga kaibigan, reaction natin ay opinion ko lang or suggestion. Ano po? Talaga namang ibibigay ko lang po yung aking saloobin. Alam niyo po ba mga kaibigan, kung ating pong titingnan maigi, ang Ka-business family, ang Ka-business official po, ay mayroon siyang tatlong saklaw na channel. Una po yung Ka-business official na kung saan andyan po makikita natin lagi ang ating pong si Ka-business And then nakaangkla po rito yung Papa Dinis TV. Although yung Papa Dinis TV pag-aari ni Papa Dinis, pero yan po ay nakasupport. Nakasupport po yan sa mga adhikain at advocacy ni Mr. Ka-business. Oo. Siya po naman ay pinamamahalaan ni Papa Dinis. So may sentro doon ang lahat ng mga pagtulong na kanyang mga ginagawa. At ito nga pong latest, ano po yung ating pong latest na reaction, yung pagsuong nila sa madilim na daan para matulungan lang si Kayla. Yung pangatlo naman, ito po ay mga good vibes. Ito po ang Ka-business family. So kung titingnan natin maigi, ang Ka-business po ay parang kompletong pagkain na inihahain na sa mga tao. Nasa sa atin na lang kung alin ang ating panonorin. Konsiderasyon din po mga ibigan na kailangan din po natin ng mga good vibes na mga topic at vlog. Sapagkat ilan po sa ating mga, o marami sa mga manunood ay mga OFW at stress po yun. So kailangan nilang humanap ng channel o mga klase ng vlog na pwede pong, kumbaga, makabawas man lang sa kanilang pagiging stress sa trabaho. At syempre, ito na po, inire-recommend natin ang Ka-business family. Pero kung atin pong makikita, mga kaibigan, 2 days ago, mayroon pong vlog sa Ka-business official. Kasama si Kuya Boknoy, ang aming Piloto. Si Thinking Buddy, ang aming cameraman. Andito rin si Bay Papaya. Yes po, magandang umaga po mga ka-business. Andito rin si Nika. Hello po mga ka-business, good morning. At si Junjun. Hello po, good morning. Ito po yung vlog ni Mrs. Ka-business na mayroong sinasabing Mrs. Ka-business vlogger na ba? Well mga kaibigan, kung titingnan natin, sa lahat ng pagkakataon, kasama lagi si Mrs. Ka-business, ni Mr. Ka-business sa lahat ng pagtulong. Kaya, alam ko na doon pa lang, kapado na o alam na ni Mrs. Ka-business kung paano ginagawa ang vlog. At talagang tunay na may kakayahan si Mrs. Ka-business maging vlogger. Dito pa lang, nakitaan natin ng galing. Oo, sa tagal ba naman ng kanyang eksperyensya, di po ba? At saka, mayroon din pong mga pagkakataon na naggagawa ng vlog si Mrs. Ka-business about sa mga pagluluto. Ang sa akin lang, sa katanungan, pwede nga bang maging vlogger si Mrs. Ka-business? Pwede. Magaling po siyang vlogger. Pero ano po kaya't mga kaibigan, kung sakaling papasukin ni Mrs. Ka-business ang vlog, ay siya na ang mamahala ng Ka-business family. Ibig sabihin, kasama siya lagi sa mga vlog din ng 3Ms. Di po ba? Parang si Mr. Ka-business. Nagbablog sa Ka-business official, mayroon siyang mga kagwangs, di po ba? Siya din ang umahawak ng camera, siya po yung nagpapatakbo at daloy ng kwento. Ano kaya dito sa Mr. Ka-business family? Kung si Mrs. Ka-business naman ang parang lead person doon, di po ba? Aba, tingnan ninyo, mayroon kagwang si Mr. Ka-business, may 3M naman si Mrs. Ka-business. At syempre, hindi pa dyan natatapos. May magaling na editor, nandyan po si Thinking Buddy. Sa pag-conceptualize ng isang magandang tema ng pagbablog, ay talagang masasabi kong malaking factor yan. Pangalawa, syempre,
magkakaroon po ng panimpla. Kumbaga sa pagkain ay pangsangkap na pantimpla lang. To, di ba? Iba na rin siyempre kung si Mrs. Kabusiness ang hahawak na. Pero hindi po natin sinasabi na i-overtake nila yung si. Ito po naman ay suggestion lang, ano, huwag sanang masamain. Kasi ang nakikita ko dyan, parang sa akin opinion, parang ang sarap pakinggan, ano, ang sarap makita. Mr. Kabusiness may kagwang, si Mrs. Kabusiness may triumphs, o di po ba? Parang ang sarap makita at dito mai-enhance pa lalo yung kakayahan ni Mrs. Kabusiness sa pagbablog. O, may Papa Dins TV ka ng panonorin, may Kabusiness official ka na, may Kabusiness family ka na nandoon regular na makikita lagi si Mrs. Kabusiness. Yun po yung point of view ko. Pero sa ano pa man, ito pong mga kaibigan ay suggestion lang. Ano-ano pa ang masusunod talaga dito ay siyempre si Mr. Kabusiness, sila kasi ang nagdidisenyo kung paano papatakbuhin ang pagbablog. Na-i-react ko lang itong mga kaibigan dahil nakitaan ko ng angking galing si Mrs. Kabusiness. At sumagi sa isip ko, parang ang ganda, no? Parang pwede pang magkaroon ng friendly competition, eh. Ano yung mga vlog na ilalabas ni Mr. Kabusiness? Ano naman yung ilalabas ni Mrs. Kabusiness? Pero hindi po natin may sasantabi, mga kaibigan, na siyempre, pagdating sa mga ginagawang pagtulong sa kapwa at mga vlog ni Mr. Kabusiness, nandyan lagi si Mrs. Kabusiness dahil kasama na siya. Pero ano kaya, mga ginigiloy kong mga kabusiness, mga kapapi, ano kaya sa tingin nyo? Pwede kaya itong suggestion na makita natin regular si Mrs. Kabusiness sa Kabusiness family, kasama din ang 3Ms? O di ba parang ang saya, parang ang sarap? But anyway, suggestion ko lang po yun. Naisipan, kaya ho naisipan kong i-vlog, mga kaibigan, dahil tayo po bilang reactor, itinuturing na rin po natin ang ating sarili bilang kapamilya at kabahagi na po ng mga vlog. Ano bang pong tagumpay ng Kabusiness ay nandoon po tayo. Hinahanapan po natin ng mas mainam na napanlasa, kumbaga, dahil ang hangad po natin ay mas lalong dumami pa ang kanilang mga manunood, mas dumami pa ang kanilang mga followers, dumami pa ang kanilang mga subscribers. Hindi ho ba? Lahat po tayo ay umaasam na siya. Bakit? Kasi kapag dumami, lumawak ang ilang subscribers, mas marami pa po silang mabibigyan o mabibisita ng mga nasa lilayan ng lipunan. Hindi ho ba? Well, quick reaction lang po, mga kaibigan. Comment down below, ano po ba ang inyong damdamin at salubin sa suggestion kong ito. Again, huwag po sanang ikasama ng lahat ng ito, o ito po yung suggestion lamang. Malaya po kayong makapag-comment sa baba, mga kaibigan, kung ano po naman ang sa inyo. Okay po ba? Pasok po ba si Mrs. Kabusiness? Comment down below, mga kaibigan. Ako po si Taong Gala, pero huwag po natin kalimutan. Ano po? Papa Dins TV, Kabusiness official, siyempre Kabusiness family. At inilalambing ko na po sa inyo, mga kaibigan, ang pinakamagaling, siyempre na aking kaibigan na kilala, at ngayon po ay masaya ko't nasa Kabusiness family na po siya. Siyempre ang ating editor na si Thinking Buddy. Bisitahin din po natin ang kanyang channel. Matutuwa din po kayo kasi siya po ay gumagawa din ng mga pagtulong. Hanggang sa muli pong reaction, mga kaibigan. Magandang araw, magandang buhay po sa inyo lahat.